Sa mga kamami ko na interesadong mag-cover up ng acne scars, please keep on watching. Hi mga kamami! Hello mga kananay! Welcome or welcome back to my channel. It's Mami Joy sa inyong kananay nakikay. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ba tinatakpan ang aking acne scars with makeup. Please don't expect too much sa ating makeup look today dahil simple makeup look lang yung gagawin ko and magpo-focus lang ako sa pagko-cover up ng aking blemishes. So this is my current skin condition. Ayan. I have acne scars, redness, and dark spots. Also, I have textured skin na rin mga kamami dahil nga kagagaling lang natin sa ating breakout. Ayan, maraming iniwan na blemishes or mga acne scars. And disclaimer muna mga kamami, hindi po ako professional makeup artist. Ito pong share ko sa inyo today is based on my preference on doing my own makeup. So, sa mga kamami ko na interesado at gusto rin mag-cover up ng kanilang imperfections, please keep on watching. Itong gagawin nating makeup look today mga kamami is yung tipong pupunta tayo sa church, attend tayo ng birthdays, ng weddings, ayan, yung guest lang tayo sa isang birthday party. I already prep my skin mga kamami and mag-start tayo sa primer. Maybelline Baby Skin. Nabablur out niya yung aking skin. Tingnan niyo, compare natin. Look. Ito nawala yung pagka-shiny niya, pero dito shiny pa siya. Nabablur out niya pati yung pores ko. Parang naninibago ako dahil ngayon lang ulit ako mag-video na nagme-makeup ako. Ang tagal nung last time na nag-film ako about makeup. So parang naninibago ako. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Mga kamami, ito yung sunscreen na ginagamit ko. Ganyan ako maglagay ng sunscreen, fingertip lang talaga. After nyan mga kamami, magko-concealer na ako and ginagamit ko tong Acne Spot Concealer from Curlline. Pinuuna kong takpan yung mga redness dyan and dark spots. Quad Cosmetic Liquid Foundation. I'm in the shade beige. Meron pang konting kailangan takpan dito mga kamani and gagamitin ko ulit itong concealer na ginamit ko kanina. Pasensya nyo na mga kamami kung medyo random ako ngayon mag makeup kasi nga naninibago ako. Ang tagal kong hindi nag-video about makeup.
Usually, on ordinary occasions, pagka ganitong sisimba lang ako, hindi ako nagbe-bake. Pero kung magbe-bake ako, ito yung gagamitin ko, bagong-bago ni Chido, bagong bili ko. Pero alam ko, matagal na to sa market. And sobrang best-seller to. I'm in the shade Ivory Glow. Siguro gamitin na nga natin siya ngayon kasi parang na-excite ako sa kanya. So may puff siyang kasama. After nyan, mga kamami, ibabrush ko lang yan. Isiset ko din yung leeg ko. My favorite na Simply Pretty, I'm in the shade Almond. So, hindi ito yung shade ko talaga, mga kamami, kaya lang, nung time na binili ko, ito lang talaga yung available na close sa aking skin tone. No choice ako kasi kailangan ko nga. Gagamitin kong pangkilay is itong Sis Lady Tinted Brow Gel. So, I'm in the shade 2. Lalagay lang ako dito sa takip niya. And, babrush ko lang yung aking kilay. Yung ginagamit kong brush. Ganyan siya kanipis, tapos paslant yung brush. Ang hirap lang talagang ipangkilay nitong sa Sis Lady kasi talagang pigmented siya, tapos ang bilis niya mag-set. Kaya dapat medyo mabilis. Mabilis kayo ha, pagka ito yung ginamit nyo. After nyan, mga kamami, lilinisin ko lang yung aking kilay. Gagamitin ko tong Squad Cosmetics Liquid Foundation in the shade Warm Light. Set ko lang yan with this Simply Pretty Press Powder. Magko-contour naman tayo and gagamitin ko tong from Focolure 3-in-1. I'm in the shade 2. Meron na siyang contour, blush, and highlighter. Niya ipang kocontour ito, mga kamay. Mga kamay, itong blush dito, ito rin yung gagamitin ko sa aking eyes. Tapos, sa gitna, lalagyan ko nitong highlighter dito. Natapos ko na yung aking both eyes. And isusunod ko naman yung eyeliner. So, Avon True, yung retractable nila.
Tapos magta-tight line din ako mga kamay. Para magmukhang makapal yung ating eyelashes. Nakalimutan ko palang lagyan ng eyeshadow yung lower lash natin. Aray ko, nasundot ko yung mata ko. Kuha lang ako ng small brush. Ito. Kunin ko tong orange na to, tong blush. Kunin ko tong blush na to. And lalagyan ko yung lower lash ko. Using the same brush, nilinis ko lang. Namang highlighter na to, yung nilagay natin dito kanina sa gitna, ilalagay din naman natin siya sa dito naman sa inner part, sa lower lash line. Lagyan na rin natin yung tear duct natin. After nyan mga kamami, magli-liquid eyeliner na ako from Pink Flash. Hindi ko alam kung anong name nitong eyeliner nila, pero ito yung black. So pag nagsisimba ako mga kamami, hindi ako masyado nag-wing. Kasi parang ang attractive niya tingnan, ayoko naman ng ganon. So, ayusin ko na lang yung kumalat dito sa kabila mga kamay. Pag may kaya tayong mascara or eyeliner, it's better na patuyuin muna natin to bago natin linisin. Kasi mas madali siyang tanggalin and hindi siya kakalat lalo. After nyan mga kamami, mag-curl lash naman ako and gagamit ako ng mascara. So pag sumisimba ako or attend ako ng birthday, ito talaga yung ginagamit ko. Hindi na ako nag-falsies. So hindi naman tayong celebrant, diba? Pahin ko muna itong aking lashes. Lashes. So ayan, unti-unti ko naman ang natatanggal yung kumayat. And may part na nabura, kaya papatungan na lang natin ang eyeliner muna. So patuyuin lang natin tong side na to. Curl lash ko muna yung aking eyelashes. Then, gagamit tayo ng mascara. And itong mascara na to, mga kamami, nabura na yung brand name. Kaya hindi ko ma-recommend sa inyo. Nakalimutan ko na din. Pero, parang ayoko kasi i-recommend sa inyo kasi hindi, bihira lang to. Nabibili lang to dun sa mga China na, parang China Mall nga ata yun, tawag doon. Kagaya ng 268, 578, kung familiar kayo sa ganon. Sorry po, nauna ko yung highlight. Dapat yung blush muna. Pero for my highlight, ito pa rin yung gagamitin ko, mga kamani. After nyan, magbablush naman tayo. Talagang, ang ganda nito mga kamami. Favorite ko tong pack na to. Lagi ko tong dala-dala. Ang dami niyang gamit, di ba? May contour na, may highlight, may blush on, pwede pang eyeshadow, di ba? Kahit yung contour nito, minsan ginagamit ko siyang, eye makeup. So, kuha lang tayo. And tak-tak-tak-tak, kasi baka mapasobra. For my lips, gagamitin ko itong Revlon Matte Balm. I'm in the shade 250. Shout out kay Ninang Ma.
Myla na nagbigay nito. Regalo niya sa akin to noong Christmas. So, thank you po. Nagustuhan ko talaga to. Napaka-therapeutic niya sa akin, mga kamami. Kasi, noong time na binigay to ni Ninang sa akin, ano siya? Malamig yung panahon. Tamang-tama na nagbabakbak yung lips ko noon. Nung wala akong magamit na petroleum jelly or lip balm. Ubus na kasi yung mga ganun ko. So, nung ginamit ko to, ang ganda talaga niya na wala yung pagbabakbak ng lips ko. So, ayusin ko lang yung hair ko and I'll be back. Kamami, may pag-giveaway po tayo kapag naka 500 subscribers. So, nandito lang yung mechanics. Just follow me on my social media account. And that's all for today's video, mga kamami. I hope nagustuhan nyo yung video natin today. If you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click that notification bell so you get updated whenever I upload a new video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!